Magandang umaga. Bago tayo magpasimula, tayo po yuyuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming Banal, pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa inyong pangunguna. Ginagabayan mo nawa kami sa inyong banal na espiritu habang iripasuhin namin ang review ng aming lesson. Naway sa lesson na aming pag-aralan, maranasan namin ang inyong gabay, pangunguna. Maunawaan namin ang aming rule na gagampanan sa lupang ito. Anong dapat namin gagawin? Salamat sa payo ng inyong lingkod na si Apostol Pedro. At naway turuan ninyo kami paano mamumuhay na karapat-dapat sa inyong harapan. Pagpapalain kaming lahat. Nawa ang inyong banal na presensya suma sa aming kalagitnaan at ang gabay ng banal na espiritu siya pong mangunguna sa amin. Salamat sa pagdinig niyo sa aming dalangin. Pagpapalain kaming lahat ngayong umaga sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, ang ating title ngayon, ikalima na pala tayo ngayon, no? Ay Living for God. Maganda yung ating title, no? Sa Tagalog, ano ba yan? Nabubuhay para sa Diyos. Nabubuhay para sa Diyos. At kung titingnan ninyo, ito yung panawagan ni Apostol Pedro. Na sa sanlibutan ito, naranasan natin magiging lingkod sa Panginoon. At kung ating titingnan si Apostol Pedro, no, sa pasimula ng kanyang buhay, ng kanyang pagsunod, puro parang self-interest eh. Sumunod siya sa Panginoon nung nalaman niya itong aking sinusundan, magiging hari, ay nandoon yung kanyang ambisyon sa buhay. Nandoon yung kanyang mga pangarap. Pero nung nakikita niya ang kanyang Panginoon, yung direksyon papunta sa cross, papunta sa sakripisyo, nagkakaroon ng paradigm shift ang kanyang buhay. Sabi niya, iba pala ang pagiging lingkod. Iba pala ang direksyon na pinupuntahan ng aking Panginoon. No? At hindi nila naintindihan yon. Nung una, they are striving for supremacy position. Pero nung huling bahagi ng kanilang buhay, tinitingnan nila palagi si Kristo. At nung tinitingnan nila si Kristo, naunawaan nila ang kabuuan ng kanyang misyon. At nung naunawaan nila yung kabuuan ng misyon sa buhay, ito na rin, siya na rin mismo nanawagan. Kaya napakaganda ng ating lesson, no? Mabubuhay para sa Diyos. No? Para tayo mamumuhay para sa Panginoon. Ngayon kung ating titingnan ang lesson natin, sabi nito, Peter invites us to live that are at the height of Jesus' life. No? Nanawagan daw si, nag-imbita si Apostol Pedro na tayo'y ano, mamumuhay ng mataas na anyo ng pamumuhay na abutin natin yung buhay ni Jesus Christ. No? At the height of Christ's life na ano ba yung buhay ni Jesus Christ? At alam ninyo kung sa buhay, sa paglilingkod natin, titingnan natin ang buhay ni Jesus Christ na bilang lingkod. Ano, kakaiba eh. No? At mayroon talagang struggle sa buhay natin. At ito yung panawagan ni Apostol Pedro na abutin natin yung taas ng antas ng ano ba? Ano bang ano niya? Yung buhay ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ nung nagiging tao talaga siya, no? Na katulad natin, yung buhay niya ay ano talaga, tinalikuran talaga niya yung kanyang kalagayan. No? At ginagampanan talaga niya yung sakripisyo. Kaya nga, ito yung natutunan ni Apostol Pedro. No? Pero yung kanyang ano, in the context of the judgment. Kasi alam ni Apostol Pedro na sa buhay natin na ito, ay mayroong paghatol na gagawin ng Diyos. Mayroong paghuhukom sa huling bahagi ng buhay. At ang panawagan niya, mamumuhay tayo sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, no? Abutin natin yung pamantayan ng ating Panginoon. Mayroon tayong apat o limang subtopic. Isa-isahin natin ito. No? Ang unang subtopic natin, living in an exemplary way. Mamumuhay daw tayo bilang halimbawa. Mababasa natin yan sa 1 Peter 3, 8 to 12. Mamumuhay daw tayo na bilang halimbawa. Si Jesus Christ ang ating halimbawa. No? Ngayon, yung buhay naman natin, titingnan natin si Kristo na halimbawa. Tapos, pagkatapos natin titingnan si Kristo na halimbawa, gagawin na naman natin na ang ating buhay, tayo naman ang magiging
halimbawa. No? Kaya ba natin yan? Kaya yan. Kasi mayroon tayong tinitingnan. No? Sa buhay natin, bilang halimbawang buhay, mayroon tayong titingnan na isa pang halimbawa. No? At ngayon, kaya nga alam ninyo, kapag tayo maglilingkod sa Panginoon, mayroong kagandahan eh. Kasi kapag tayo maglilingkod sa Panginoon, tinitingnan natin yung kapaligiran natin. Ano kayang mabuting nakikita ng mga tao sa paligid ko? Maingat tayo. Kasi tayo'y nag-angkin sa pangalan ni Kristo. Tayo tinatawag natin ng ating buhay ng mga Kristiyano. Pero katulad kaya ako ni Kristo? No? Ang aking pagiging Kristiyano. Kaya kapag tayo gagawa ng kasamaan, ay makikita natin na, hindi na ito tama. Hindi ito yung buhay ni Kristo. So, makukorek natin palagi. Pangalawa, ang sa topic natin pangalawa, living in suffering. No? Mamumuhay daw tayo na mayroong, ano ba yung suffering sa, ano, mamuhay tayo na mayroong sakripisyo. Hindi daw pwedeng maglilingkod sa Panginoon na walang sakripisyo kasama yan. Tapos pangatlo nating subtopic, living a new life. No? At yung pang-apat, living in love. No? Isa-isahin natin ito. Dito tayo sa una. Ito yung sa exemplary life. Pwede natin, babasahin natin yung Tagalog, bro. No? Tagalog nating Bible. 1 Peter 8:2-9. No? Oo. 3:8-9. Mas maganda. Bilang halimbawa, ito yung sulat ni panawagan ni Apostol Pedro. Sabi niya, finally, no, magkakaroon tayo ng isang pag-iisip. No? Sabi niya dito, at magiging mahabagin. No? Mahabagin tayo sa isa't isa. Magkakaroon tayo daw ng ganit isang pag-iisip katulad ni Kristo. Kung ano yung pag-iisip ni Kristo, napapansin ba ninyo sa sulat ni Apostol Pablo? Ganun yung kanyang panawagan. Let this mind be in you which was also in Christ. Oh, kung ano yung pag-iisip ni Kristo, ganun din daw ang ating pag-iisip. No? Kung mapapansin ninyo, paano natin tinitingnan ang pag-iisip kaya ni Jesus Christ? No? Bakit sinasabi ni Apostol Pedro na magkakaroon kayo ng isang pag-iisip? Kasi tayo kasi mga mananampalataya, ayaw ni Apostol Pedro na tayo magkahiwalay ng pag-iisip. No? Bilang lingkod ng Panginoon, magkakaroon tayo ng one direction of mind. No? Yan yung sabi ni Apostol Pablo, let this mind be in you which was also in Christ. No? Ano bang pag-iisip na mayroon si Kristo? Ang kanyang pag-iisip ay ang pagligtas, no? Ang pagliligtas ng mano. Kaya naggumawa siya ng pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama at sa pamamagitan niyan, nakapagligtas siya ng marami. No, mapapansin din ninyo, having compassion for one another. Magkakaroon daw tayo ng habag sa isa't isa. No? Hindi po isa pong malaking pagkakamali na mas naawa tayo sa labas sa iglesia kay sa loob mismo, no? Mas magandang ma'am. Welcome, ma'am. Mas maganda yung karanasan na ang ating pagmamahalan sa isa't isa, dito magpasimula sa loob. Mahirap daw magmahal sa loob ng iglesia pag hindi yan nagpasimula sa tahanan. Ang pagmamahal dapat mag-umpisa yun sa tahanan. Tapos, madadala natin sa iglesia. At kung nagmamahalan tayo sa iglesia, madali nating dadalhin sa sanlibutan. Hindi po pwede na sa iglesia, wala tayong pagmamahalan, tapos sasabihin natin, mahal natin ang sanlibutan. Ay hindi po tama na, hindi po magandang karanasan yan. No? Pero mapapansin ninyo, kung ang pagmamahal maranasan natin sa tahanan, no? At madala natin sa iglesia yung pagmamahal, at yung pagmamahal madali natin madala sa sanlibutan. So sabi ni Apostol Pedro, be compassion for one another, love as brothers, no? Sabi niya dito, be tender-hearted, be courteous. Napapansin ninyo yung mga
mga attribute o mga attribute na yan sa buhay ng tao, yung mga magaganda. Ito yung binabanggit ni Apostol Pedro na mamumuhay tayo bilang halimbawa. Be courteous, tender-hearted, compassionate, mapapansin ninyo, magmahalan katulad ng mga magkakapatid, no? Not returning evil for evil or reviling for contrary, blessing ang ating ibibigay. So kung mayroong mag-alipusta, ang gatihan mo, ngitian mo lang. At kung mayroong mag-persecute daw sa atin, sabi ni Jesus Christ, ang gagawin mo, ipanalangin. No? Sa halip na gagantihan mo, ang ano mo, ipanalangin. Peter invites the members of the church to be like-minded, like-full. No? Kaya nga, si Apostol Pablo, mayroon din siyang sulat patungkol sa nilalarawan niya yung iglesia na katulad ng katawan. No? Ang minsan daw, hindi daw pwede na ang mata magsasabi sa bibig na mas importante ako. No? Hindi magsasabi na ako ang kamay naman magsasabi na ako ang pinaka-importante kasi ako ang gumagalaw. No? Ang bibig naman na hindi ako ang importante kasi ako ang na lumulunok ng pagkain na nagiging malusog. Pero bilang katawan, mayroon tayong kanya-kanyang bahagi. Nilalarawan ni Apostol Pablo yan. No? At yan ang bawat isa sa atin sa iglesia mayroong pangsyon. At hindi po pwedeng itatakwil ang isa kasi mayroon siyang ginagampanan ng bahagi. No? Being compassionate, kaya nga ito yung paano tayo magiging halimbawa. Loving each other, treating others mercifully, being friendly, blessing one another, repaying good for evil. No? Kaya nga, mapapansin ninyo, isa pa niyang sulat dito sa, yung kuha, sulat ni Apostol Pedro, kinuha yun niya sa Psalms. Sabi niya dito, refrain your tongue from evil and your lips from speaking deceit. Pipigilan daw natin yung ating dila na magsasalita ng kasamaan at magsasalita ng pandaraya. No? Kasi ito yung bilang halimbawa sa paglilingkod sa Panginoon, maingat pala tayo dapat. No? Sa ating pananalita. No? At kung naka-single-minded lang tayo, minsan kasi sa ating paglilingkod, minsan nakapokus kasi tayo sa sirkonstansya ba? Pag mayroong mga problema, ang ating focus kaagad doon sa problema, sa mga circumstances, magkakaroon minsan ng diversion. Pero kung sa ating paglilingkod, nakapokus tayo kay Kristo bilang ating halimbawa, at titingnan natin ang ating sarili na magiging halimbawa din. No? Kukuha tayo ng liwanag kay Kristo, at kung tayo magliliwanag na, dadalhin na natin ang liwanag sa sanlibutan. Doon na tayo magiging halimbawa. Pangalawa niyang sulat, paano tayo living in suffering. Mamumuhay daw tayo na mayroong yung suffering sa Tagalog? Pagtitiis. No, mga paghihirap. Hindi, no, mayroong sakripisyo. Mahirap daw magmahal, no, na walang sakripisyo. Mayroon talaga yan. Akibat yan palagi. No, mapapansin ninyo, sabi ni Apostol Pedro sa 4 verse 1, therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind. Kung si Kristo daw ay nagbata sa laman, ay sabi niya dito, arm yourself also with the same mind. No? Susuotan natin ng mga pag-iisip ng ganun din. Kung si Kristo daw nagbata, ganun din tayo nagbabata sa kahirapan, no? Mayroong mga popular ngayon yung mayroong religion na nagtuturo ng prosperity gospel na kapag kayo'y maglilingkod sa Diyos, pagpapalain kayo ng Panginoon, hindi na kayo maghihirap, no? Popular yun sa, kahit siguro sa ibang bansa, ma'am, no? Mga prosperity gospel. Pero sa sulat ni Apostol Pedro, hindi pala, kapag tayo maglilingkod sa Panginoon, hindi pala puro pagpapala ang ating maranasan. Kapag tayo maglilingkod sa Panginoon, normal sa isang lingkod ng Panginoon na mayroong pagtitiis, mayroong paghihirap, mayroong mga pagsubok. Normal yan. No? Napapansin, sino sa inyo dito na hindi nakakaranas ng mga pagsubok?
nakaranasan? Huh? Wala, kasi lahat tayo nakakaranas talaga ng mga pagsubok. At ito yung ano niya, kung si Kristo daw ay nagbata sa atin, no? Ganun din ang ating iisipin. Na tayo din ay magbabata din sa lahat ng uri ng ano, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin, no? Yung mga nagbabata daw sa ano, tumitigil na yan sa kasalanan, yung mga nakaranas ng pagbabata. Ay, saan na tayo? Dito. Sabi niya dito, Jesus suffered once for all to forgive our sin and He has resurrected to give us salvation. Peter used the blood as the metaphor of baptism. Na binabanggit din niya sa kanyang sulat, yung niisip ko nga, paano ba ang baha nagiging metaphor ito ng baptism? No? Paano ba nagiging simbolo ang baha sa ng bautismo? Mapapansin ninyo, since we took part in Christ's suffering through baptism, we end our relationship with sin and began to live with Christ. Kasi napapansin natin na tayong lahat daw na binabautismuhan, nang bumangon tayo sa tubig na libingan, namumuhay na tayo sa bagong pagkatao. Now, dito tayo sa pangatlo na subtopic ay living a new life. Kailangan daw tayo mamumuhay na bago na buhay. Kung tayo nasa kay Kristo, kailangan bago yung ating bago na. Kaya ito yung kanyang sulat, for you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, urges, carousing, and detestable idolatry. Na mapapansin ninyo, sabi ni Apostol, ano, mamumuhay na tayo na bago. Sabi niya, ang panawagan niya, sapat na yung panahon ng nakaraang mga buhay natin. No? Yung mga hindi pa tayo mananampalatayan noon at ngayon na mananampalatayan na, titingnan natin yung ating buhay na sapat na yon. Anong ibig sabihin? Huwag na nating balikan yung mga nakaraan. No? Pero mayroong mga naglilingkod talaga sa Panginoon na mula bata pa sila na naglilingkod, namimintin nila yon. No? At natutuwa ako sa mga Adventist na ganun. Na nakaranas ba kayo na mula bata pa naglilingkod talaga kayo? Siguro ikaw, sir, no? No? Mula bata ka pa, tuloy-tuloy. Yun, yung mga, lalo sa no, yung pangako ng Panginoon ko na nagugustuhan, yung sa ikalawa o ikatatlong kautusan niya ng Panginoon. Kapag tayo'y magiging masunurin sa utos ng Diyos, pagpapalain niya hanggang ika-anim na salinlahi. Pero kapag susuwayin naman ang utos, hanggang ika-apat na salinlahi ay makakaranas yun ng ano, yung sumpa ng Panginoon. Pero pag magiging masunurin tayo, 6th generation naman ang kanyang pagpapalain. Kaya nga, maswerte ang anak kapag ang magulang nila tapat. No? Tapos yung anak nila pagpapalain ng Panginoon, magiging tapat din. Katulad ni Abraham. No? Nang anak niya si Isaac, nagiging tapat si Isaac. No? Pero pagdating lang kay Jacob, medyo lumihis uli ng konti si Jacob, pero nakabalik din, inaayos ng Panginoon. At sa mga sunod pang henerasyon, kasi ganun yung pangako ng Panginoon. Pero sabi ni Apostol Pedro, sapat na yung inyong buhay na nakaraan. At ngayon na naglilingkod na kayo sa Panginoon, mamumuhay na kayo ng isang bagong buhay. Buhay na naglilingkod sa Panginoon. No? At hindi na sa ano, living in, medyo mabigat yung sa, ano niya dito eh, yung mga nakaraang buhay na namumuhay sa kalibugan, mga pamumuhay sa laman, paglalasing, no? At ano pa itong uri ng mga hindi kaaya-ayan ng mga buhay, sapat na yan, no? Hindi na natin mababanggit niya yung isa. At isa sa ano din natin ngayon, isa sa pinakamalaking problema sa ating kapanahunan ngayon, ang problema, di ba, mapapansin ninyo, sabi niya dito, God created sex
and give us sexuality as blessing, di ba? Mapapansin niyo, ito yung ang mga kaloob kasi na binibigay ng Panginoon, una yung freedom of choice. Pangalawa, binigay niya sa mag-asawa yung blessing sa sex. Pero ngayon, pagtitingnan ninyo ang larawan ng sanlibutan ngayon, napakarumi. Kaya nga, isa sa mga sulat ni Apostol Pedro, mamumuhay tayo sa bagong buhay. Ano ang takbo ng mundo? Mag-iba tayo ng landas. No? Mag-iba tayo ng linya ng pamumuhay na malinis. Kasi pagtitingnan natin, kaya nga, nang bago kami nagpakabit ng internet sa bahay, pinag-usapan namin mag-asawa. Sabi niya, kaya mo bang kontrolin ang iyong mga anak? Kasi pag mayroong internet sa tahanan, ang access natin sa sanlibutan, napaka-lawak. Kaya minsan, nag-isip kami, ano kaya paputol? Hindi din pwede kasi mayroon tayong ministry. Ano lang talaga, maingat. Kaya nag-iisip kami, mayroong kaming panahon na mayroong oras na mag-gadget yung mga bata. At kung ano na, wala kami, kailangan nakakandado lahat ng mga gadget. Kasi ang sanlibutan, pwedeng pumasok sa tahanan. No? Kaya nga, kung paano tayo mamumuhay, kasi ang agawa ng Diyos na blessing sa pamilya, hindi na blessing ngayon. Kasi gawa ng kasalanan. At ang panawagan ng Panginoon, sapat na yun, yung kasamaan at kasalanan na ating naranasan. Ngayon, ang mga lingkod na tayo ng Panginoon, mamumuhay na tayo na bagong buhay. Ganun dapat ang isa sa buhay natin. Never let, at ito yung binabanggit ko nga, na ang kasalanan nagdala sa, ano, sa ganitong uri ng, ano ngayon, sitwasyon na hindi maganda. At ating babasahin yung talata, no? Titingnan natin yung okay. Nawala ako. Okay, gusto kong basahin ito. Sa unang Pedro 4:2 at saka 3, upang huwag kayong mga buhay sa laman ng inyong nalalabing panahon. Maganda yung kanyang sulat, no? Ito yung sabi niya, huwag kayong mamumuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon, sa masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil na lumalakad sa kalibugan, sa masamang pita at paglalasing, kalayawan, no? Sa kayamuan ng kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito yung mga dinidiin ni Apostol Pedro. No? Kaya nga, sa buhay natin ngayon, sapat na yung buhay natin na nakaraan. Dito tayo sa susunod, ito yung panghuli ata, no? Na subtopic natin. Living in love. Ito yung pinaka-importante at pinaka-mahalaga. Na hindi lang tayo mamuhay na halimbawa, hindi lang tayo mamumuhay ng mayroong pagtitiis, maghihirap sa paglilingkod, no? Mapapansin ninyo, hindi kung mamumuhay din tayo sa panibagong buhay. At panghuli, ito yung ano natin na subtopic, living in love. Mamumuhay daw tayo sa pag-ibig at mayroong pag-ibig. No? Paano natin yon? Sabi ni Apostol Pedro, no? But in the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful. Magiging seryoso daw tayo at mapagmatsyag, no? At may mga panalangin, above all things, have fervent in love for one another. Magkakaroon daw tayo ng maningas na pagmamahal sa isa't isa. Pero atin ba itong nakikita ngayon as a church na mayroong pagmamahal, no? Mayroon pa rin tayong struggle. At alam ninyo sa panahon nila ni Apostol Pedro, nung sa pasimula ng kanilang buhay, hindi yung naranasan nila sa circle of 12. At ito din yung kalagayan natin ngayon bilang iglesia. Sa circle of 12, kailan lang sila nagmamahalan as a church? Nung nabuhos na ang banal na espiritu. Nung binigyan na sila ng latrine, no? Yung ulan, unang ulan. Pero napapansin ninyo, nung bago sila nabuhusan, ano ang kanilang kalagayan?
mayroon silang division, no? Hindi din sila nagkakasundo. Oh, nang pinag-aralan ko nga yun sa desire of ages yung kalagayan nilang 12, no? Nagkakaroon din sila ng hindi pagkakasundo kasi yung dalawa pa lang magkakapatid, si Juan at si James, ay ginamit na talaga nila yung kanilang mama, no? Kinakausap talaga ng mama si Jesus na kung ikaw ay maghahari na, ilagay mo naman yung isa sa iyong kanan, isa sa kaliwa. Nang nalaman ng mga kasamahan yun, nagalit yung iba sa dalawang magkakapatid, no? May palakasan pala. Pero nung papansin ninyo, binago ng Panginoon. Pero nakikita ko rin yung pag-correct ng Panginoon sa kanila. Hindi din basta-basta silang kinukorek. Sinabi ng Panginoon, yung bautismo na bautismo sa akin, kaya ba ninyo? No? Nagbigay pa siya, nag-encourage siya, naabutin nila ang maranasan. Pero naabot ni Juan. No? Si Juan, nakakayanan niya. May ambisyon talaga siya na magiging malapit sa Panginoon. At yun ang kagandahan ng Panginoon. Ino-offer din ng Panginoon, kung gusto mong maabutin ito, mayroon ka rin pagkakataong maabot mo. No? Mapapansin ninyo, yung circle of 12, sa pasimula, hindi sila maganda. Pero nung nakita nila yung direksyon sa kanilang guro papunta sa pagsakripisyo, ibibigay ang kanyang buhay para sa marami, nagkakaroon sila ng paradigm shift. No? Nagkakaroon ng panibagong anyo yung kanilang paglilingkod. Nang paglilingkod pala sa Panginoon, hindi pala papunta sa trono. Papunta pala doon sa paghihirap. Maraming mga pagtitiis. Bago tayo makarating sa langit, maraming mga pagtitiis na ating maranasan. Marami din tayong aalisin sa buhay na ito. Yung mga pag-uugali na hindi maganda, pagsikapan natin yan. At hindi natin kayang aalisin yan sa ating sarili. Totoo niya, hanggang ngayon, struggle pa natin yan. At kailan lang yan mawawala? Kapag ibubuhos na ang banal na Espiritu. Kapag ibubuhos na ang banal na Espiritu, lahat nating sariling, mga pansariling ambisyon, mawawala na yan. Lahat nating tinitingnan na para sa atin, ay iiwanan natin yan alang-alang sa Panginoon. At ito yung kanyang panawagan, no? Sa bandang huli, mamumuhay tayo na mag-iibigan. Kasi sa pasimula ng kanilang pagsunod sa Panginoon, walang pag-iibigan. Lahat nakasentro sa kanilang sarili. At ang isa sa maalis natin na magkakaroon tayo ng pagmamahal, no? Kung ating mahalin ang Diyos, ang ating kapwa at huli na tayo. Kasi ito pala yung buhay na nararapat. Kung ano yung ginawa ni Jesus Christ, no? Titingnan lang natin kung ano ang kanyang ginagawa. Napapansin ba ninyo si Jesus? Gumagawa siya ng maraming himala. Pero wala siyang himala na ginagawa niya para sa kanyang sarili. Lahat niyang himala para sa iba. Pero kaya nga napapansin ninyo, bakit siya nagtatagumpay kay Satanas? Kasi hindi siya nag-iisip na magmilagro siya para sa kanyang sarili. Kung nag-iisip yun siya sa kanyang sarili, yung bato, magagawa niyang tinapay. No? Kasi iniisip niya ang kanyang sarili. Pero nang kinalimutan niya ang kanyang sarili para lang ililigtas ang marami, no? Nagtatagumpay siya sa lahat ng tukso ng kaaway. At ganun din tayo. No? Sa huling bahagi sa panawagan ni Apostol Pedro na tayo'y mamumuhay sa pag-ibig. Na mag-iibigan tayo sa isa't isa. Magkakaroon tayo ng maningas na kaya nga sabi niya, be serious and watchful. Sa ating paglilingkod, kailangan tayo seryoso at mapagmatsyag. At mayroon pa siyang sulat. No? Mag-iingat tayo dahil ang ating kaaway, katulad ng liyong umuungal na humahanap siya ng masisila niya. No? Dito natatapos ang ating lesson. Baka mayroon kayong mga tanong, no? O dagdag sa ating lesson ngayon. No? Mga tanong. Mayroon pa ditong apat na nine at saka 11. Peter gave us some advice on how to live in love. Mayroong apat na
binigay sa ating lesson, paano tayo mamumuhay sa pag-ibig. Sige ate. Karanasan ko rin yan. May mga bagay tayo na, kasi bakit natin naranasan yan? Naranasan nga yan ni Apostol Pablo eh. Tayo pa kaya si Apostol Pablo. Pero napapansin ba ninyo si Apostol Pablo? Napabago ba ni Apostol Pablo? Napabago. Sabi niya, ano, bakit yung gusto kong gagawin, hindi ko magagawa? At yung ayaw kong gagawin, siya kung nagagawa. Bakit ganito ang karanasan na natin? Bilang Kristiyano pala, sa atin palang sangkap ng ating pagkatao, mayroon palang labanan sa loob natin. Eh, mayroon siyang pinapaliwanag na dalawang batas daw. Ano natin eh? Batas sa laman at batas ng Diyos. At palagi itong naglalaban sa ating sangkap. Yung gusto nating gagawin na mabuti, hindi natin magagawa ang mabuti. Bakit natin hindi magagawa? Kasi bihasa na tayong gumagawa ng masama. Nakasanayan na ito. No? At kung gusto mo mang gagawin, maya-maya, ang tendency natin, magawa pa rin yung mali kasi nakasanayan na pala. Kaya napapansin yun ni Apostol Pablo. Pero napapansin niya na sa kanyang sarili wala siyang lakas. At ito yung kanyang pinapagpunyagi, kailangan pala sa ating buhay ng pagkatao, mayroon nabubuhay itong dalawa, ang espiritual at laman. At kung para mabubuhay itong isa, kailangan patayin mo ang isa. Ganun yun, sister. No? Sa buhay din ni Apostol Pablo, mayroong labanan yan. Mayroon akong topic niyan sa YouTube, yung How to be Born Again. Kasi nung nagkakasala tayo, namatay yung ating spiritual nature. At ang nabubuhay sa atin, yung laman. No? Pinapaliwanag ko yun sa YouTube. Tapos yung papakainin mo siya palagi, araw-araw yung ating laman, mamatay naman ang ating spiritual. Kaya nga, sa paglilingkod natin, kailangan pag-aralan natin paano natin patayin ang laman. No? Mayroong sulat din si Ellen G. White, paano natin babaguhin ang ating likas? No? Sabi niya dito, pero alam niyo, mapapatay natin ang ating likas dahil sa ating freedom of choice. Pipiliin lang natin. Kasi kahit mahina pala ang ating katawan, pero pwede tayong magpasya ng tama. At sa pasya nating tama, unti-unti nating mapatay ang ating human tendency, yung ating human nature. For example, kapag mayroon kang gustong gagawin na masama, gusto mong babalikan, ang gagawin mo, mayroon kang choice. Ay, mali ito. Ito yung gagawin ko. Pipiliin mo. At isubmit mo siya palagi sa Panginoon. Habang unti-unti, mamamatay yung... Ang gagawin natin, sister, papatayin natin yung laman natin. Ano yung gusto ng ating laman? Yan lang naman ang labanan sa dalawa. Hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos dahil sa, yung kahinaan natin sa laman.
No, napapansin mo yung nandoon si Jesus sa Gethsemane? Nanalangin si Jesus nang binalikan niya ang kanyang mga alagad, tulog. At sinabihan niya yung kanyang mga alagad, pwede ba isang oras samahan ninyo ako? Pero natutulog pa rin ang mga alagad. Umalis si Jesus, nanalangin uli. Pagbalik niya ikalawa, tulog pa rin sila. Pero ang sabi ni Jesus, no? The spirit is willing but the flesh is weak. Ganon ang labanan natin sa ano natin. Kung gusto nating babaguhin ang ating likas, mayroon tayong ano, gagawin. Huwag tayong magwawalang bahala na mananatili tayo sa mali. Papatayin natin dapat yung mali, yung ating kahinaan. At bubuhayin naman natin yung ating spiritual. Ganon. Ganon din ang nangyayari ni kay Apostol Pablo. Sabi niya, nagtaka siya, bakit yung gusto kong gagawin, hindi ko magagawa? At yung hindi ko gustong gagawin, siya kong nagagawa. Pero nagpapasalamat siya sa huling talata. Pero ako'y nagpapasalamat, no, kay Jesus Christ na siyang nagiging lakas. Doon tayo kukuha kay Jesus Christ ng lakas. Papatayin natin yung ating kahinaan para mabuhay naman ang espiritual. No? Kasi dalawang labanan, mahina yung ating laman, ang spirit willing. Pero ang problema, mahina ang ating laman, ay wag nating pagbibigyan ng ating laman. No? Okay lang, sister? Sa ano natin? Kaya nga, mayroon tayong gagawin. At ang pinakauna nating gagawin sa pagtatagumpay, yung choice natin. Alam natin kung ano yung tama, magdesisyon tayo ng tama. Ha? Ito, mali ito. Hindi talaga, ito yung desisyon ko. At sa sulat ni Ellen G. White, mayroon tayong choice. No? Si Jesus Christ, naglaan na siya ng lakas. No, kukunin mo yung lakas na inilalaan ni Jesus Christ para mapanagumpayan yung ating kahinaan. Baka mayroon pa, no, mga tanong. Siguro pa, sa ano, tatapusin ko lang ito. Paano ba tayo magmahalan, mamumuhay sa pag-ibig? Ito yung isang sa ano ng lesson natin, being hospitable. Mamumuhay tayo sa pag-ibig, anong gagawin natin? Magiging hospitable tayo. Naalala ko si Abraham. Na si Abraham, sa kanyang pagiging hospitable, naka-entertain siya ng mga anghel. No? Kapag inyong babasahin yung, ano ata yan? Genesis 17 o 18. Habang naglalakad yung tatlo sa daan, si Abraham, nasa puno ng Mamre, no? Nakikita ni Abraham yung naglalakad. Sabi niya, mga pagod ito. Tapos mayroong sangang daan. Sabi niya, baka doon sila dadaan, salubungin ko sila sa daan. Nung sinasalubong ni Abraham yung tatlong naglalakad, sabi niya, alam ko na malayo ang inyong pinanggalingan, no? Malayo din ang inyong pupuntahan, pero pwede ba kayong makadaan muna sa bahay? No? Mahugasan ko ang inyong mga paa, tapos makapaghanda ako ng magandang pagkain sa inyo bago kayo maglalakbay sa malayo. No? Ganun ang kalagayan ni Abraham. Hospitable siya. No? Hindi niya kilala yung tao, pero sa ating kapanahonan ngayon, marami ng mga taong hindi gumagawa niyan. Natatakot. At karanasan din namin doon sa, ano, mayroong isang nagpakilalang Adventist, nakikitulog. Alas 3 pa umalis, dala na yung mga gamit niya sa bahay. Kaya nakakatakot ngayon. Pero pansin ninyo, si Abraham napaka-hospitable niya. At ang ini-entertain niyang bisita ay isa doon si Jesus Christ. No? Kasi naka-entertain siya ng anghel. So, getting rid of gossip. Yung gossip, hindi ito maganda. Pag mayroong kwento na darating sa iyong tainga, ikikwento, i-evaluate mo. Ito ba'y tama o mali? Tapos, pag hindi maganda, huwag mo nang idadalhin din sa iba. No? Alisin natin yan. Ito yung pamumuhay ng mayroong pag-ibig. Using gifts to serve others. Kung mayroong kaloob sa Diyos na ibinibigay sa iyo, gagamitin mo yan sa iglesia para makapaglilingkod ka. Tapos, speaking God's words. No? Sa ating pananalita, magsasalita tayo sa ano, salita ng Panginoon. Siguro wala na kayong madagdag. No? Mga tanong pa sa ating lesson ngayon. Ang advice ni Apostol Pedro, napakaganda para sa atin. Na tayo'y mamumuhay na ano, lumalakad. Ano yung ating lesson ngayon? Living for
God. No? Mamumuhay tayo. At ilaan natin ang ating buhay para sa ating Diyos. At kung ibibigay natin ang ating buhay para sa Diyos, kukunin din tayo ng Diyos kapag siya ay dumating na. Maraming salamat sa ating Diyos.